Minsan, madalas tayong ini-ignore ng ating mga partner or binablock kapag sila ay nawawala na or nababawasan na ang pagmamahal nila sa atin. At tayo naman na mahal natin sila ay umiiyak na, nalulungkot na dahil ayun, hindi na pinapansin yung mga text message natin, hindi na pinapansin yung ating tawag dahil nababawasan na nga ang kanyang pagmamahal. So ganito ang ating gawin upang manumbalik at hindi ka na i-ignore at i-block. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang spell upang hindi ka na laging i-ignore, hindi ka na laging i-block na kunting away, i-block ka kaagad, kunting away ay ini-ignore ka na kaagad. So, merong ganun na relasyon. So, merong ganun at kunting yung tipong hindi naman ganun kalala yung away, ngunit bigla ka nalang i-ignore, bigla ka nalang i-block na wala namang sapat na dahilan. So kapag ganun kasi ay ang tao ay hindi na ganoon kalaki yung pagmamahal niya sa iyo. Yung taong nababawasan na yung pagmamahal niya sa iyo, baka ayun may pagtingin na or may nakita ng iba na kung saan yun ang nakakasira din sa inyong relasyon, bakit kayo nag-aaway, na yun din ang dahilan upang manglamig siya sa iyo. So huwag nating hayaan na yung mga partner natin ay manglamig sa atin, or huwag nating hayaan na masira yung relasyon natin na ayun wala namang sapat na dahilan. So ang tao kasi minsan hindi nakukuntento, hindi nakukuntento sa kanilang mga partner ay kahit nandyan na yung buong oras mo, nandyan na yung time mo, kahit sobrang busy mo, binibigyan mo pa rin siya ng time, pero hindi pa rin ito sapat sa kanya at naghanap pa rin ito ng iba. So merong ganong partner. So sa mga partner na hindi nila gusto na mawala yung partner nila, so ganito ang inyong gawin at hindi na kayo i-ignore or i-block. So pwede rin itong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. At sa materialis ay maghanda ka lamang ng isang papel, panulat, at sinulid or karayom, sinulid na may karayom. At kailangan din natin dito ng iyong perfume. And sa sinulid, kahit anong kulay ay pwede mo siyang gamitin. So, perfume, maghanda ka rin ng iyong perfume and i-make sure mo na yung perfume na yun ay sa iyo po. Yung hindi mo hiniram, yung ikaw talaga ang nagmamayari. Walang problema kung dati ay or hindi ikaw ang bumili at binigay na lamang ito sa iyo, pwedeng-pwede po na yung mga perfume na niregalo sa iyo, pwede po yon. So, ganito ang ating gagawin. Kapag ready na ang materialis na inyong gagamitin, so, simpleng-simple lamang. So, sa papel, mag-drawing ka lamang ng heart. So, mag-drawing ka lamang ng heart, and kung nakapag-drawing ka na ng heart, isulat mo ng 3 beses yung pangalan at apelyido ng iyong target. Yung taong laging nang i-ignore sa iyo. So, pangalan niya at apelyido ng 3 beses. At isulat mo dito sa bawat gilid ang 4 na star na ito. So, isulat mo dito sa gilid ang 4 na star. At pagkatapos nun, kapag nasulatan mo na ito ng star, ang gagawin mo ay kunin mo yung perfume.
So, kunin mo yung perfume at mag-spray ka dito sa bawat star ng perfume. So, apat na star, apat na spray. Isang spray dito, isang spray dito, isang spray dito, isang spray dito. So, bali apat na spray na perfume or patak kung cologne yung gamit mo na yung hindi spray. So, ayun, kapag na-sprayhan mo na, ang gagawin mo ay itupi mo lamang ito ng papunta sa iyo. Itupi mo lamang ito at talian mo ito or ano mo siya. Kumbaga, tusukin mo siya ng sinulid. So, tusukin mo siya ng sinulid at so, ganito na ang mangyayari. Ganito na ang mangyayari sa papel. Ang gagawin mo sa papel na ito, isapit mo doon sa may bintana, sa iyong bintana, or di kaya sa inyong pintuan, or sa iyong loob ng cabinet. Kung halimbawa kayo ay nasa abroad and wala kayong privacy, pwede mo siyang sa loob ng iyong cabinet, sa may damitan mo, itali mo ito. And syempre, bago mo siya itali, hilingin mo muna dito. Hilingin mo dito na sa pamamagitan nito, ikaw, pangalan, apelyido ng tatlong beses sambitin mo, at sabihin mo dito ang kailanman ay hinding-hindi mo na ako i-ignore, hinding-hindi mo na ako i-block, tatawagan mo na ako lagi, hinding-hindi mawawala yung pagmamahal mo sa akin ka lang habang buhay. Kumbaga, hilingin mo dito lahat-lahat ng gusto mo na kung saan manumbalik yung dati niyang pagmamahal sa iyo. So, hilingin mo siya ng taos puso, and pagkatapos nun ay pumunta ka sa may bintana or di kaya sa iyong pintuan, isabit mo ito. Isabit mo itong papel na ito or di kaya sa loob ng inyong cabinet. Kung maaari, kapag nakita ninyo ito, kapag na naalala ninyo itong iyong ginawa, pwede mo siyang galawin. Galawin mo at sambitin mo, tawagin mo ang pangalan at apelyido ng iyong target ng tatlong beses, at sabihin mo kailanman ay hinding-hindi mo na ako i-block or i-ignore. Or i-unblockan niya. Buksan niya yung ano, kung ikaw ay naka-block or naka-ignore sa kanya ngayon, so hilingin mo dito. And kung magtatanong kasi, pwede ba, kailan ba ito pwedeng kunin? So, kunin mo lang ito kapag tumalab na, naramdaman mo na. So, ikaw mismo makakaramdam doon na tumalab na. And pagkatapos nun, kunin mo lang ito at sunugin mo. At kung gusto mong gawin muli, dahil epektibo ito sa'yo, so pwede mo siyang gawin ulit. So, ayun, gawin ito sa malakas na araw, Tuesday or Friday, ng kahit anong oras. So, sa ngayon, kahit hindi Tuesday or Friday, pwede mo itong gawin dahil kabilugan ng buwan. So, ayun, salamat po sa inyo. Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.